Nag-click ka sa video na to kasi gusto mong matutong mag-edit ng vlog. Or marahil napasubscribe ka na sa channel na to kasi napanood mo yung naunang video ko na may title na paano mag-edit ng vlog. Now, kung di mo napanood yung video na yon, mas mainam na panoorin mo muna yon para mas maintindihan mo tong video na to. Kasi may gagamitin tayo na software, ang DaVinci Resolve. Doon sa naunang video ko, tinalakay ko kung paano mo yon makukuha or madadownload ng libre. Tapos tinalakay ko din yung mga bagay-bagay para makapagsimula kang mag-edit ng videos gamit ang software na yon. Well, kung napanood mo na ang video na yon or meron ka ng kaalaman, konting kaalaman sa DaVinci Resolve, panoorin mo ang video na to kasi mas palalawigin pa natin yung kaalaman mo sa pag-e-edit ng video. Yo, what's up mga kaibigan? It's your boy, Jeriel of JKA Vlogs. Nagbabalik na naman tayo para sa part 2 kung paano ba mag-edit ng vlog. Now, dito sa videong to, yung naunang video na to, marami ang nanood. Marami din yung nag-subscribe. Pero marami din yung nagtatanong or marami yung mga katanungan. Kaya ngayong araw, sasagutin natin yung mga katanungan yun. At the same time, i-demonstrate ko rin yung mga kaalaman or mga skills na dapat yung malaman para mas gumaling ka sa pag-e-edit ng videos mo. Now, yung pinakauna at pinakamaraming nagtanong, eh kung meron bang watermark ang DaVinci Resolve? Now, ang sagot doon, simpleng-simple, wala pong watermark. Pangalawang tanong, libre ba to o trial version lang? Libre po. Pangatlong tanong, pwede ba to sa cellphone? Unfortunately, hindi po to pwede sa cellphone. Pwede to sa computer or sa mga Mac. In relation to that, may nagtatanong kung pwede ba to sa 32-bit na operating system. Unfortunately, hindi po to pwede. 64-bit lang. Now, may mga nagtatanong din kung bakit naglalag or choppy yung editing experience nila, especially sa playback. Now, most likely, ang dahilan niyan is yung specs ng computer mo medyo nagkulang ng konti, especially sa video card or sa GPU. Now, to give you more idea, ang DaVinci Resolve kasi, more on graphics card yung nai-utilize niya sa pag-e-edit ng videos. So, most probably, laggy or medyo choppy yung editing experience mo kasi medyo mahina or may kahinaan or maybe built-in yung graphics card ng computer mo, which is not good. Mas mainam talaga, at least lang, GTX 1050 Ti yung gamitin nyo or yung counterpart ng AMD graphics card. Now, as far as processor is concerned, at least 4 cores or quad core, pwedeng-pwede na yan. Now, yung RAM naman, at least 8GB. Now, I know yung minimum requirements ng DaVinci Resolve nakalagay dun sa website nila. Di ako nagkakamali, at least 16GB daw. Pero, based on my experience, actual experience, yung 8GB ko, hindi naman problema. Now, kung tatanungin mo naman ako kung meron bang remedyo sa pagiging laggy ng editing experience mo, well, pwede kang gumawa ng proxy files or yung tinatawag na optimized media. So para makagawa ka ng optimized media or proxy files, ang gagawin mo lang, right click mo tong clip mo or any clip dito sa timeline mo, tapos click mo tong generate optimized media. Yan, magje-generate yan. Aantayin mo lang matapos. Or pumunta ka sa media pool mo, tapos i-right click mo yung clip na gusto mong magkaroon ng optimized media, tapos ganun din, generate optimized media. Tapos dito sa playback, make sure na naka-check tong use optimized media if available. Ang optimized media o yung proxy files, maliit or pinaliit na version yan ng original clip mo para mas magaan i-decode or i-process ng computer mo. Another question is kung pwede ba daw lagyan ng text or subtitle yung DaVinci Resolve. Of course, pwedeng-pwede yan. So ang gagawin mo lang, enable mo yung effects library, click mo yan, tapos toolbox, tapos titles. Yan. So, meron kang basic titles na pwedeng pagpilian. Meron ding fusion titles. So, itong fusion title, marami kang option dito. Pero usually, ang ginagamit ko lang is itong basic na mga titles. Click mo lang, tapos drag mo. Tapos, after clicking, pwede mong i-edit yung text mo. JKA Vlogs. Yan. Pwede mong lagyan ng font na gusto mo. Tapos, pwede mong i-reposition yan. Click mo lang to, transform, tapos pwede mong i-drag yan. Pwede mong palakihin. Yan. Or pwede mong paliitin. Depende na sa'yo. Tapos dito sa video, pwede mo ring baguhin yung position niya or yung laki niya, tapos position niya. Tapos pwede mo ring i-change yung opacity. Malabo, malinaw. Ayan. Now pwede ka ring maglagay ng subtitle. Scroll down ka lang dito. Tapos dito makikita mo sa pinakababa, drag lang din. Click and drag. Ayan. Gagawa siya ng sarili niyang track. Tapos you can edit your subtitle. Ayan. So, depende na sa timing. So, kung ano yung salita mo, i-timing mo lang tong tinype mo. Actually, mas madali siya. Kasi pwede mo siyang paliitin or pahabain. Depende sa haba ng text mo. After that, pwede mong i-copy. Alt, tapos drag.
para makopya siya. Another line na naman, this is another subtitle. Para makita yung subtitle sa final video output mo, dito sa Deliver tab, puntahan mo tong Export Subtitle. Yan, check mo yan. Tapos dito sa format, baguhin mo as Burn into Video. Yan. Another question is kung pwede ba daw lagyan ng voiceover. Yes, pwedeng-pwede lagyan ng voiceover. Aside sa music, pwedeng maglagay ng voiceover or mga sound effects kasi pwede kang mag-layer sa audio. At the same time, pwede ka ding mag-layer sa video. Pwedeng pagpapatung-patungin mo yung mga videos mo at yung audio mo. May nagtanong din kung pwede ba daw magtanggal ng green screen. Yes, pwedeng-pwede. Pumunta ka lang sa Fusion tab. So, i-drag mo lang yung video na may green screen. Yan. Delete lang natin yung audio. Tapos, so make sure na na-click tong video na to. Tapos, puntahan mo yung Fusion. Yan. Dito sa Fusion, pipili ka ng tool. Just click Shift. Tapos, space. Ayan. Tapos, type in key. Ayan. So, meron tayong pagpipilian. May chroma, delta, difference, luma, at saka ultra clear. Pero yung pipiliin ko ngayon is yung delta. Click ko lang yan. Tapos, add. So, para magamit mo to, just click shift. Tapos, click and drag dito sa linya. Ayan. So, para makonekta siya. So, after mo makonekta yan, i-click mo tong color picker and drag it sa green na area. Yun. So, nawala na yung green screen natin. Click mo na lang yung edit tab para makita mo yung resulta. So, wala ng green screen. Another question, kung pwede ba daw maglagay ng mga effects? Of course, pwedeng-pwede yan. Yung specific question is, pwede ba daw mag-slow-mo? Yes, pwedeng-pwede mag-slow-mo. Given na yung footage o yung clip mo, mataas yung frame rate. Kasi kailangan mo yan para maging smooth yung slow-mo mo. So, meron akong clip dito na 60 FPS. Ito yung gagamitin natin para ma-slow-mo. Delete natin yung audio. Tapos, tanggalin muna natin dito. Tapos, dyan. So, ang gagawin natin para ma-slow-mo to is right-click natin. Tapos, i-click mo tong retime control. Yan. Tapos, zoom in natin konti. Yan. Para makita, palakihin natin. Yan. So, kung nakikita nyo itong 100%, ibig sabihin, hindi pa ito slow-mo. So, ilalagay natin yung mouse natin sa pinakahuling part ng clip. Once na makita mo itong dalawang arrowhead magkabilaan, drag mo lang siya. Yan. Nakikita mo na yung 100% naging 89% na lang. Pwede natin yan slow-mo up to 40% para smooth pa rin. So, yun yung basic ng pag-slow-mo ng clip. Now, may nagtanong kung meron ba daw itong virus. Hindi ko gagamitin ang software kung meron itong virus. So, yun yung sagot ko doon. Now, another question is, bakit daw hindi siya makadrag ng media or maka-import ng media? Well, most probably, yung media na ini-import mo, hindi supported or walang codec na naka-install. Ang solusyon dyan, you either have to convert your media first para maging supported siya or mag-install ka ng codec. Now, another question is that kung pwede ba daw hinaan yung background music? Yes, pwedeng-pwedeng hinaan ang background music. I-click mo yung audio na yon, tapos pumunta ka sa Inspector tab, tapos merong volume doon, hinaan mo. Or kung gusto mo, palakasin mo, pwede rin. Tanong kung pwede ba daw mag-edit ng 4K. 4K and below pwede mong i-edit. Kung higher than 4K, hindi na pwede yon. Pwede mo lang i-edit yan kung studio version yung gagamitin mo or yung paid version ng DaVinci Resolve. Now, may isang nagtanong din, bakit daw DaVinci Resolve 17 yung lumalabas? Or ano ba yung mainam, 16 o 17? Now, personally speaking, ang ginagamit ko ngayon is yung DaVinci Resolve 16. Yung 17 kasi, beta version pa yon. Ang ibig sabihin kasi ng beta version, may mga iilang bugs pa siya or mga problema sa software. Under observation pa kumbaga. Although maraming features ang 17 na naidagdag. Pero personally speaking, I'd rather use a software na stable at walang magiging problema while editing kaysa naman maraming ang features pero from time to time magkakaproblema ka. So yun yung reasoning ko doon kung bakit 16 yung ginagamit ko. Now so pagda-download naman sa website nila, mada-download mo pa rin yung 16 kasi pag-click mo ng download, kahit na 17 yung pinili mo, lalabas pa rin yung option na mag-download ka ng 16. Now, may nagtanong kung ilalagay pa ba yung link ng DaVinci Resolve sa description box sa YouTube. Hindi ka po ika-copyright ng DaVinci Resolve or ng Blackmagic Designs kung gagamitin mo yung software nila. Now, ano daw yung activation key ng DaVinci Resolve? Now, ang nangyari dyan, ang na-download mo or na-install mo, yung DaVinci Resolve Studio version. Kaya naghahanap ng key or activation key. Dapat yung i-download mo at i-install mo yung free version lang. Para hindi ka mangangailangan ng key. Now, may nagtanong din kung paano ba daw i-color grade ng iisang latagan lang. Simpleng-simple lang. May mga iilang paraan yan. Bale, pwede kang gumamit ng adjustment layer. Punta ka lang dito sa effects library, tapos dito sa effects, tapos adjustment clip. Yan, drag mo yan.
Tapos, for example, dito may tatlo akong clip na kunwari iisang LUT or iisang grading yung gagamitin ko. Ide-drag ko siya sa tatlong clip na yan. So after nating malagay yung adjustment clip, punta tayo sa color tab. Hanapin natin or i-click natin yung adjustment clip natin, ito. Tapos kunwari meron tayong LUT na i-apply dito. For example, dito meron akong correction LUT. So double click ko yan o i-drag ko yan dito. So bale, meron na akong color. So since nasa adjustment clip yung ating kulay or ating LUT or ating sabihin na natin color grading, ang mangyayari, na-apply agad siya sa tatlong clips natin. Pero may isang paraan na ginagamit ko na di gumagamit ng adjustment clip. So delete natin yung adjustment clip, tapos punta ulit tayo sa color tab. Tapos for example, meron tayong source dito na meron ng kulay. For example, yan, meron na siyang kulay or meron na siyang grading na ginawa. Ang gagawin ko lang is to highlight all the clips na wala pang kulay or gusto kong lagyan ng kulay na katulad nito. So ang gagawin ko na lang is to click this one, tapos shift, tapos click sa pinakalast na clip na gusto kong applyan ng kulay. Tapos dito sa source ko ng grading ko, makita natin na may kulay yung 04. Meaning, meron na siyang na-apply na grade. So, ang gagawin ko na lang, right-click ko siya, tapos apply grade. Ayan. So, yung tatlong yan, kanina na wala pang kulay, automatically, meron na siyang mga kulay. So, meron pang isang paraan. Click natin tong area na to sa upper right corner. Meron tayong tinatawag na clip, tapos may arrow down. Click mo tong arrow down. Tapos press mo yung timeline. After that, dito sa node area natin, lahat ng grading na gagawin natin, ma-apply sa buong timeline natin. Meaning, sa lahat ng clips na nasa timeline natin, malalagyan ng kulay kapareho ng ginagawa natin or gagawin natin dito. So, Alt-S tayo para maglagay ng node and maglalagay tayo ulit ng ating LUT. For example, yan, meron na tayong kulay. So, lahat ng footage natin nagkakulay. So, ganun yung mga paraan para mapadali yung grading mo. So, hindi ka na mahihirapan na talagang iisa-isahin mo pa. Although, kailangan mo talagang i-correct muna. Kasi magkakaiba yung magiging resulta niyan kahit nasabihin natin na iisang LUT or LUT yung gagamitin mo. Now, meron namang nagtatanong kung bakit daw nag-auto-quit yung DaVinci Resolve niya. Most probably, hindi kaya ng computer mo. Primary reason dyan, yung graphics card hindi kaya. So I guess hanggang dito na lang siguro ang ating video. I hope meron kayong natutunan out of watching this one. Especially sa mga nag-aaspire mag-edit ng vlogs or mag-edit ng videos dyan. Kung meron man kayong natutunan, please do not forget to leave a like. Kahit like lang, kahit di na kayong mag-subscribe, pwedeng-pwede na yon. Again, this is your boy, Jerry of JK Vlogs, saying you, bye-bye!